Update pa rin regarding kay Tropical Depression at Sunny. Ito ay nasa layong 1,620 kilometers sa silangan ng Visayas. May taglay na hangin pa rin na 55 kilometers per hour at may buso 70 kph. Ito ay kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita po natin na ito ay papasok ng ating PAR by tomorrow, afternoon or evening. So, ibig sabihin yan, habang si Rolly ay nananalasa po dito sa Luzon, ay papasok itong si Shoni, tatawagin po natin Shoni. At yung scenario natin, wala naman tayong nakikitang interaction between Rolly and Shoni. Mababa yung chance for a Fujiwara effect. At sa pagbilis kasi nitong si Rolly patungo sa West Philippine Sea, ay babagal naman yung pagkilos nitong si Shoni. Ito po ang update sa ating minomonitor na si Typhoon Rolly na may international name na Goni. Huli pong namataan ang mata ni Rolly sa layong 480 kilometers silangan hilagang silangan ng Viracatanduanes na may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 265 kilometers per hour. Si Rolly po ay kasalukuyang kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At mapapansin natin na sa gitna pa po ng karagatan itong si Rolly at mamaya malalaman natin kung kailan mararanasan ang epekto itong bagyo dyan sa may Bicol region. Samantala, yung isa pa nating binabantay ang bagyo, si Tropical Depression at Sunny, nasa layong 1,655 kilometers silangan po ng Southern Luzon. Yung kanyang maximum sustained winds, 55 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso umabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong si Atsani po ay posibleng makapasok sa ating area of responsibility bukas ng hapon at bibigyan ng pangalang Bagyong Shoni. Sa kasalukuyan po ay mababa ang tsansa na ito ay makaapekto sa ating panahon in the next 2 to 3 days, kaya ang magiging focus po ng ating briefing ngayon ay si Tropical or si Typhoon Rolly. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan sa amin sa Catanduanes. Ang aasahan pong pagbugso ng hangin mula 121 to 170 kilometers per hour. Para lamang po may idea tayo kung ano-ano ang posibleng maasahan kapag ang isang lugar ay may signal number 3 or 4, dahil sa mga susunod na oras po ay madadagdagan pa ang mga probinsya kung saan magtataas ang pag-asa ng signals number 3 and 4. Dahil sa lakas po ng hangin, posibleng mahigit 50 hanggang 75% ng mga istruktura gawa po sa light materials ang totally and partially destroyed at magkakaroon po ng complete roof structure failures. Masisira po ang mga bubong. Yung mga bahay naman po na gawa sa medium built materials, kagaya po ng mixed timber na may concrete hollow block structures at may yero po, ay mabubungkal din po yung kanilang mga bubong. Yung mga dingding po ay magko-collapse at magkakaroon po ng malawakang pinsala sa mga pinto at sa bintana. Yung ibang bahay naman po na gawa sa first class materials, will be partially damaged. Yung mga signs at mga billboards po ay tatangayin po yan o ibabagsak ng hangin. At dahil din po sa malakas na pag-ihip ng hangin, magkakaroon ng widespread na disruption ng electrical and communication services dahil patutumbahin ng malakas na hangin yung mga poste ng kuryente and even po yung communication towers. Yung malalaking puno po, kagaya po ng puno ng ipil-ipil or ng mangga, ay patutumbahin din po or i-uproot ng mga hangin po. At magkakaroon din po ng malawakang pinsala sa mga halaman at sa mga produkto kagaya po ng saging, nyog, mais at palay, pati rin po yung mga ibang products kagaya po ng gulay. At sa gitna naman po ng karagatan, posibleng umabot ng lagpas 14 na metro yung wave height dahil sa malalakas na hangin at posible rin pong maapektuhan ng storm surge na aabot ng 3 metro ang mga coastal areas na madadaanan po ng bagyo. Pinapakita lamang po natin itong mga senaryo na ito para sa mga susunod na lugar na mabibigyan o malalagyan po ng signals number 3 and 4 ay makapaghahanda po yung ating mga kababayan at mga LGUs. Nakataas naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Sa Burias Island, Samarinduque,
Apat rin po sa central and southern portions ng Quezon kasama na ang Polillo Islands. Doon po sa mga lugar ng Agdangan, Alabat, Atimonan, Buenavista, Burjos, Calawag, Candelaria, Catanawan, Dolores, General Luna, Ginayangan, Gumaca, Humalig, Lopez, Lucpan, Lucena City, Makalelon, Mauban, Mulanay, Padre Burgos, Pagbilao, Panukulan, Patnanongan, Perez, Pitogo, Plaridel, Pulilio, Quezon, Sampaloc, San Andres, San Antonio, San Francisco, San Narciso, Sariaya, Tagkawayan, Tayaba City, Chaong at Unisan. Ang mga lugar pong nakataas ang signal number 2 ay makakaranas po ng pagbugso ng hangin mula 60 hanggang 120 kilometers per hour. Samantala, nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa hilagang bahagi po ng lalawigan ng Samar sa Almagro, Calbayog City, Catbalogan City, Gandara, Yabong, Matuginaw, Motyong, Pagsanghan, Paranas, San Jorge, San Jose de Buhan, Santa Margarita, Santo Niño, Tagapulaan at Tarangnan. Sa hilagang bahagi po ng Eastern Samar sa mga bayan ng Arteche, Canavid, Dolores, Hipapad, Maslog, Oras, San Policarpo at Taft. Sa Biliran, sa ibang bahagi po ng Masbate, sa Romblon, sa Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Island, sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, ibang bahagi po ng Quezon, Bulacan, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Zambales, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Quirino at sa katimugang bahagi po ng Isabela, sa Alicia, Angadanan, Aurora, Benito Sullivan, Kabatuan, Cagayan City, Cordon, Dinapige, Etchage, Jones, Luna, Naguilian, Palanan, Ramon, Reina Mercedes, San Agustin, San Guillermo, San Isidro, San Mariano, San Mateo at Santiago City. Sa mga lugar po kung saan nakataas ang signal number 1, ang pagbugso po ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Pero meron po tayong lead time na 36 hours bago po maramdaman ang pagbugso ng hangin na iyan. So ibig sabihin po, hindi po right away ay meron po agad na masungit na panahon. Kagaya po dito sa Metro Manila, natirik na tirik pa rin po ang araw. Muli po, may 36 hours tayong lead time bago maramdaman ang pag-ihip ng hangin at yung medyo masungit na panahon. At naglalabas po tayo ng warning signal para nga po bigyan ng babala at makapaghanda ang ating mga kababayan. Para naman sa magiging pagkilos ng bagyo in the next 24 hours, bukas po ng umaga, nasa layong 70 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte, ang sentro ng mata ni Rolly. And in 48 hours, nakalabas na po dyan sa West Philippine Sea itong si Rolly bilang isang severe tropical storm sa layong 160 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. And by Tuesday po, November 2, ay nasa gitna na po ng West Philippine Sea ang bagyo bilang isang tropical storm. At makikita po natin yung kanyang track ay medyo pasubsob sa may gawing hilagang bahagi ng Bicol at natatawid sa may hilagang bahagi ng Quezon. Ang track po ni Bagyong Rolly ay nakadepende po sa high pressure area na tutulak dito. Kapag lumakas ang high pressure area, ito pong si Rolly ay posibleng maglandfall sa may Catanduanes at sa hilagang bahagi ng Camarines Provinces. At kapag bahagya namang humina itong high pressure area, ay bahagya rin pong tataas or aangat ang track na dadaanan ng bagyo. Kapag tumama na po itong bagyo dito sa may gitnang bahagi ng Calabar Zone, yung kanyang interaction dito po sa ating Sierra Madre Mountains ay considerably magpapahina at sisira sa kanyang organization. Kaya po siya ay hihina paglabas na ng West Philippine Sea. Pero just the same, kahit saan man po maglandfall itong bagyo, meron pong aasahan na matindi at mapaminsalang hangin yung mga dadaanang lugar nito ni Rolly. So dyan po sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon and even here po sa Metro Manila, meron po tayong aasahan na malalakas na pagbugso ng hangin dahil dadaan sa atin malapit ang eye wall kung saan naroon ang pinaka-destructive na hangin ng bagyo. Si Rolly po ay inaasahan na mananatiling nasa typhoon category habang ito po ay malapit dyan sa may Bicol region at magla-landfall sa may Quezon. So yung kanyang lakas ng hangin po ang ating forecast 185 to 205 kilometers per hour. At habang binabaybay naman po itong Luzon nga ay nasa nating hihina dahil nga sa kanyang interaction sa lupa and pati dyan po sa may Sierra Madre. Paglabas po ng West Philippine Sea, ito po ay isang severe tropical storm.
Tulad po na nabanggit ko kanina, yung sentro po ng mata ni Rolly ay pinatayang dadaan malapit na malapit sa Catanduanes, Calaguas Islands, Camarines Provinces bukas ng umaga. At dadaan po yan sa may Polillo Islands at sa mainland Quezon bukas naman ng hapon. Hindi po natin inaalis ang tsansa na itong si Rolly kapag lumakas nga yung high pressure system na magla-landfall sa may Catanduanes at Camarines Provinces dahil sa lapit po ng ating forecast track sa kalupaan dyan sa may northern part ng Bicol. Regardless po kung magla-landfall or hindi dahil malapit siya sa lupa, yung napakatindi na pamaminsalang hangin at malalakas na mga pag-ulan malapit po dyan sa may inner rain band at eyewall region ng bagyo ay mararamdaman dyan sa amin sa Catanduanes, Camarines Norte at sa hilagang bahagi ng Camarines Sur bukas po ng madaling araw hanggang hapon at mararamdaman naman yan sa may Quezon and southern part ng Aurora bukas ng hapon at gabi. At si Rolly po nga ay nasa West Philippine Sea na by Monday morning. In terms naman po ng matinding mga pag-ulan, yung malalakas hanggang matinding pag-ulan, simula po bukas ng madaling araw ay mararamdaman na po yan sa may Bicol Region, Calabarzon, dito po sa atin sa Metro Manila, Central Luzon, Marinduque at hilagang bahagi po ng Mindoro Provinces. Makakaranas naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan ang mainland Cagayan Valley Region, Cordillera, Ilocos Region, Romblon at ibang bahagi po ng Mindoro Provinces. Mataas po ang banta ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at yung pagdaloy po ng lahar, especially dito sa may Albay and sa may Batangas area, kapag malalakas or tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng ulan. Alam po ng LGUs kung alin po yung mga lugar na landslide and flood-prone areas base po sa geohazard maps na hawak po nila. Makinig po tayo mga kababayan sa kanilang instruction ukol po sa paglikas para po sa ating kaligtasan. Samantala, maliban po sa mga lugar kung saan dadaan itong eyewall at yung malapit po sa eyewall ng bagyo, makakaranas din po ng matinding bugso ng hangin dyan sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at yung mga baybayin at bulubundoking lugar ng Cagayan at ng Isabela na wala pong signal number dahil po yan sa northeasterlies. May katamtaman hanggang mataas na posibilidad na magkakaroon ng storm surge in the next 48 hours hanggang 3 metro sa hilagang baybayin po ng Quezon kasama na yung Polillo Islands yung humaharap po sa may Lamon Bay. Samantalang aabot naman hanggang 2 metro ang posibleng taas po ng storm surge height sa coastal areas ng Aurora, Marinduque, Bicol Region, Northern Samar at yung ibang baybayin lagat po ng Quezon. At ang coastal inundation po, yung pagpasok ng storm surge sa loob po ng mga baybayin ay posible pong life-threatening at makakapaminsala. Kaya pag naglabas po tayo ng storm surge warning at color red po, yung warning level, enforced po ang evacuation. Wala pong maiiwan malapit sa kanilang, sa bahay nila, malapit sa baybayin dagat dahil life-threatening at damaging nga po ang coastal inundation dulot po ng storm surge na papalo sa mga baybayin dagat.